Yun, nandito tayo ngayon papunta sa LTO Binangonan para mag-renew ng rehistro. So, tingnan natin kung may pagbabago ba or may nadagdag at nabawas ba sa proseso. So, tara! Unang proseso, pwede ka mamili kung anong uunahin mo, kung magpapa-emission ka muna or kukuha ka muna ng insurance. So ako, inuuna ko is emission. So punta muna ako sa emission testing center para matest yung emission. Then after sa emission, punta na ako ng insurance. So maraming insurance dyan, pwede kayong pumili kahit saan kayo pumunta or magpagawa. After makakuha ng insurance, ipa-authenticate para maging valid ang inyong insurance. Pagkatapos magpa-authenticate, kumuha ng form at pa-check ang inyong motor o sasakyan. Dito, i-check nila kung working pa ba ang lahat ng iyong ilaw, busina, at kung ayos pa ba ang iyong sasakyan. Pagkatapos, pumunta sa evaluation window para ma-verify at ma-check ang details ng iyong sasakyan. Bibigyan ka nila ng number at antayin tawagin ang iyong pangalan o numero sa cashier. Kapag tinawag na sa cashier, magbayad ng kaukulang halaga at pagkatapos nito, ay ibibigay na rin nila ang iyong official receipt. Tapos nun, uwi na. So, ngayon nga pala, i-suspended pa rin yung bagong policy ng LTO na MVIS, yung Motor Vehicle Inspection System. So, ito ang summary ng nagastos natin ngayon, no, for the emission test, 450. So, kung gusto nyo makatipid, hanap kayo sa ibang emission testing. May nag-o-offer dyan na nasa 350 lang. So, alamin nyo na lang kung nasaan yun. Then, insurance naman. Insurance dito sa tabi-tabi sa LTO is 650. So, tip ko lang sa inyo, tumawad kayo kung medyo namamahalang kayo. Pumapayag naman sila. So, magandang pakiusapan na lang, kailangan at diskarte. Pero kung mas gusto nyo pang makatipid, sa Cebuana, nasa 300 lang ang insurance kasi na-try ko na rin yung dati. Then, meron din sa Mapfre na nasa 250 yung insurance. Since ako, ayoko na kasing lumayo. Gusto ko one-stop shop na lang. Kumbaga, nandito na lahat. Dito na ako magpaproseso. Hindi na ako kung saan-saan pa pumupunta. No? Tapos sa registration natin, syempre, iba-iba tayo ng MVUC. Depende sa nire-registro mo, motor o sasakyan. Sa motor, may iba't iba rin kategori. Merong mura lang ang MVUC at meron ding mahal. So, itong akin, ang MVUC niya is 240. Then, nagpa-register din ako ng or nagpa-renew rin ako ng kotse. Ang MVUC naman nun is 2,000. So, depende pa rin kung anong kategori nung ire-registro nyo. Yung iba, mas mahal pa dun. Ibang kotse, 5,000 above. Depende. Meron nga palang bagong portal ang LTO, no? Na kung saan dito, makakatipid tayo dahil wala na siyang computer fee. So, last year, ang pagparehistro ko ng motor is ang price ng OR ko is 423.56. Pero ngayon, sa portal yung ginamit, ang naging price ng OR ko na lang is 254.50. Additional lang, no, kung wala pa kayong plate number o kung ang gamit nyo is temporary plate number pa lang, ang dapat nyong unahin gawin is yung emission test. So, doon kasi chine-check nila at kung ano inilagay nilang temporary plate number doon, ayun na din ang gagamitin nung sa insurance. At syempre, kailangan may printed assigned temporary plate number kayo. So, bawal yung nakalagay lang is for registration. Pag magpaparehistro kayo, ay
Chechem po kayo or alamin nyo kung kailan kakaunti ang tao sa LTO. Halimbawa is, kung maaari is avoid nyo yung Monday or Friday. Then, pwede na ring after lunch na kayo pumunta kasi medyo ko, yung time na yun is medyo kaunti na yung tao. So, yun lang, no? That's all. Bye-bye!